Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na lang po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan na naman po natin itong part 2 mga ka-Aldab, sa issue po na sinabi po ni Nanay Dab. Marami pong komento, marami mga taong kumbaga kanya-kanyang opinion at reaksyon. Dito po sa ina-update ko mga ka-Aldab, eh kayo po talaga yung pwedeng magsalita. Kayo po yung nagko-komento na talagang marami rin pong kumbaga natututo o natututunan po yung mga nanonood at nagbabasa po ng comment ninyo mga ka-Aldab. Alam niyo, sa totoo lang po, sa sinabi po kasi ni Nanay Dab, pwedeng hindi po siya totoo o pwedeng sinabi niya lang po na kumbaga para lang po wag na siyang kulitin. Real talk mga ka-Aldab, hindi ko sinasabing o wala akong sinasabi na walang sinabing ganyan si Nanay Dab, kumbaga sinungaling yung mga nagbalita. Wala po ako sa posisyon mga ka-Aldab, dahil hindi ko naman po nakita at hindi ko naman po talaga alam ang mga unang ang punot dulo niya mga ka-Aldab, na sinasabi nga lang kumain nga po sila dahil nga po nag Christmas party sila. Nire-respeto natin niya mga ka-Aldab kung ano po yung magiging opinion ng mga tao. Ang masasabi ko lang mga ka-Aldab, ito'y senaryo ko lang. Hindi po ba pwedeng tama ako at pwedeng mali rin ako mga ka-Aldab. Yung mga sinabi ni Nanay Dab pwedeng totoo at pwedeng hindi rin po. Sa mga nagkomento mga ka-Aldab, na natuwa naman po ako dahil yung iba magaganda po talaga yung sinabi. Sa totoo lang, paano pong masasabi ni Nanay Dab na hindi po umakyat ng ligaw si Alden Richards? Real talk mga ka-Aldab. Gayong nakita naman po natin o marami naman pong nakakita na sa video ni Nanay Dab na magkasama yung dalawa. Di po ba? At nagmamano nga po si Alden Richards kay Tatay Dab kapag ka pumupunta po sa Santa Maria. At yung, well, eto pa po mga ka-Aldab, nung pumunta po si Mengay sa bahay mismo ni Alden Richards, siguro naman po hindi nyo makakalimutan nyo mga ka-Aldab, nakaka-short lang po siya, di po ba? Simple lang yung talagang parang bahay niya lang. Real talk mga ka-Aldab. Kaya po hindi na po lingid sa inyong kaalaman kung makita man po natin na naka-short lang si Mengay at madalas pong makita yung sasakyan ni Alden Richards sa bahay ni Maine Polkerson. Ito po yung panahon mga ka-Aldab na hindi pa masyado maigpit ang GMA Kapuso sa Aldab. Marami pong picture na nagkalat niya mga ka-Aldab. Meron pa nga po akong kumbaga malapit na kamag-anak ng pamilya Polkerson na nakaka-chat mga ka-Aldab, at siya po yung unang nagbibigay rin sa akin ng mga update mga ka-Aldab. Pero ngayon eh hindi ko na po siya makausap mga ka-Aldab, hindi ko alam kung ano po yung nangyari. Pero ang katotohanan nito mga ka-Aldab, hindi po pwedeng magsinungaling ang mga taga Bulacan, lalo na po yung mga taong nasa paligid po nila na nagbibigay po ng mga post sa social media. Paano nyo pong masasabing sinungaling po? Gayong nakita naman po nila ng dalawa po nilang mata. Uulitin ko for the record lang po. Sa Walter Mart po mga ka-Aldab, nakita po si Alden Richards na namamaling, namimili o nag-grocery. Kasama niya si Alden Richards. Nagbigay ng app niya, taga Bulacan din. Ano naman po kasi yung ginagawa ni Alden Richards sa munisipyo ng Bulacan? Di po ba? Napakarami pong tao ang nagsasabi at talagang may ebidensya naman po at resibo na si Alden Richards nga po ay madalas nang makita sa Bulacan.
Simula lang po mga ka-Aldab nang hinigpitan ng GMA Network at nagbigay na ng memo sa Itbulaga na bawal ng pakiligin ang Aldab Nation nila Mengay at Tisoy. Doon na po nagsimula. Nawala na po yung mga post nila sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Parang biglang nang lamya ang sasakyan ni Alden, paiba-iba na lang. At hindi na nga po daw doon pinaparada sa labas. Kumbaga sa loob na sa may bakanting lote po sa likod nila Mengay na may ginagawa. Although tapos na po yun mga Aldab. Paano ko ba nalaman yan? Paano pa po natin masasabing hindi? E gayong ang mga taga Bulacan na po mismo ang nagpapatunay at nagbibigay po ng ebidensya at resibo. Well, hindi ko po sinasabing nagsinungaling si Nanay Dab sa sinabi niya. Pero hindi ko alam kung ano nga po ba yung punto niya. Kung nagsinungaling siya dahil makukulit yung mga nagtatanong. Nagsinungaling siya dahil kumbaga naipit na siya. O inamo-amo siya ni Marjuso. Alam nyo naman po, si Marjuso mga Kaldab, matamis magsalita yan. Di po ba? Na malaking utang na loob ni Nikki. Pwedeng ganun, di po ba? Pero siguro sa akin lang pong pananaw at opinyo mga Kaldab, malabong malabo pong gawin o sabihin ni main po ni Nanay Dab yan. Although siguro nakulitan lang po sila. Depende po o masyado silang marami sa well, kumbaga, well kayo na po bahala magkomento pero isa lang po mga Kaldab ang masasabi ko, hindi po sinungaling ang taga Bulacan dahil malapit lang po ang bahay. Kumbaga tawid, kumbaga mga Kaldab eh, malapit lang po yung bahay namin. Ibig kong sabihin mga Kaldab eh, tawid lang po, isang sasakyan lang. Wala pa pong isang kilometro eh nasa Bulacan na po ako. Kaya masasabi ko mga Kaldab eh hindi po talaga sila nagsisinungaling. Well, comment na lang po kayo. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.